Before we start, 마누라님 보따요. 바날라 아트 마바기나 망조스나 사미나인다고 마마할 살라마포사 인용 빨리따스 물라사 월랑한강 임페르노 야욘마이 노즈데이설먼 사하라판낭방이노온 까사마낭 바할라강 살리따낭조스 박기우삽 사만요포까미 우방 마우나완 ang mga salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Nanalangin kami para sa New Year Retreat, pakiusap, kabayan po ninyo ang naan ng Brado Gensitas upang tumalo. Kaya sa pamagitan ng salita ng Diyos, let us review and let us plan bagong taon 2024. And kung may mga kapatid na mahirap at may sakit iyayon, pakiusap, tulungan po ninyo sila upang gumagaling mula sa karamdaman and mula sa mahirap situation. And hanggang sa huling fellowship, kasama ng mahalagang salita ng Diyos, pakiusap, samahan po ninyo kami. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalagi namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa mga awit chapter 39. Awit 39. Mga awit chapter 39 verses 4 hanggang 6. 마가 아위 chapter 39 verses 4 hanggang 6. 바바사인 꼽보. panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Versikulo 7, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. 2023, may maraming pagsisikap ang brothers and sisters. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig, pagsisikap natin, maraming kaluluwa'y naligtas, maraming pamilya ay naligtas. Kaya marami salamat sa Panginoon. And yayon, sa ating bahay may kalenda 2023. Yeah. Yayon may huling buwan, December lang. And patatapos 2023, ibig sabihin ang bilis ng oras ay mabilis. Halos 2023 matatapos. Kaya yayon bilang Kristiyano kailangan ng pag-asa. Meron, Brother Jensito, meron bang pag-asa? Opo. Meron. Dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo, naniniwala tayo. Kahit tayo ay mamamatay, tayo ay pupunta sa langit. And maraming uri ng pag-asa. Ang lahat ng pag-asa sa Panginoon, ito ay magandang pag-asa. Halimbawa, upang makapasok sa langit, ito ay pag-asa. And tayo ay mabubuhay sa langit magpakailanman,
Kasama ng Diyos, kasama ng Panginoon, kasama ng malakang Brother GNC, tapos magpakailama ito ay also pag-asa. Yeah. And also, ayon sa ating Christian life, mayroong gantimpala, kaluwalhatian, and kakalakan sa langi magpakailama. Yung gantimpala also pag-asa. Tama ba? Yeah. Tula nito, sa ating buhay, yayon tayo ay mahirap, pero may pag-asa, kaya we can overcome mula sa mahirap situation. Today, sa pagitan ng mga awit chapter 39, gusto natin, maunawahan ang kalooban ng Diyos lalo-lalo na tungkol sa pag-asa. Pag-asa. Tingnan po natin sa versikulo 4 and 5. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung kaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong ilang mga tangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong kaya ng isang hininga lamang. Yeah. Dito, may nilalaman ang buhay ng tao ay sobrang mahina. Ang buhay ng tao ay sobrang mahina. And also, ang buhay ay hindi mahaba, very short. Sinasabi ng Biblia sa versikulo 5, ang aking mga araw ay ginawa mong ilang mga tangkal. Yeah. Ito lang. Yeah. Ang mga awit 39 naisulat ni Haring David sa huling buhay niya. Yeah. Yayon, may sakit si Haring David. Bago kamatayan niya, naisulat niya. Kung ngayon, he reviewed tungkol sa kanyang buhay. Yeah? Mga 70 or 80 taon, pero ito ay mabilis at very short naunawaan. Dahil alam natin ang sitwasyon niya. Tingnan po natin sa versikulo 13. Versikulo 13. Ilayo mo ang iyong tingin sa akin upang muli akong bakang iti paog ako umalis at mapawi. Ibig sabihin, may sakit si Haring David and bago kamatayan niya, naisulat niya. Tulad nito, ang buhay natin ay mahina and ang ating buhay ay very short naunawa. Kaya sa ating buhay, sino, sa kanino dapat tayo magtiwala? Ito ay very importante bilang Kristiyano. Ang buhay, ang tao o Panginoon? Dito may nilalaman. Naunawan ni Haring David,
Kahi maraming tao sa kanya, eh, may faithful tao sa kanya, pero ang tao ay bayna. Eh, and cannot rely on tao. And also, ang mga bagay, eh, halimbawa, kayamanan, also, huwag po ilagay ang pag-asa sa kayamanan. And also, sa mga bagay na walang kabuluhan, huwag po ilagay ang pag-asa. Ibig sabihin, huwag po magtiwala sa mga bagay na sanlibutan. Kasama ng tao. Dito, may nilalaman. Kaya, first of all, huwag po magtiwala sa tao, sinasabi ng Biblia. Buksan po natin sa, let's mark here, buksan po natin sa mga awit, chapter 146. Versículo 3. Mga awit, chapter 146, versículo 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Yeah. Sinasabi ng Biblia, kahit ang mga tao ay malakas and matalino, mayaman, pero sinasabi ng Biblia, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Sa katunayan, maraming tao ay nagtitiwala sa tao. Nalo-nalo na kung sila ay may high position o matalinong tao and kayamanan, gusto nila magtiwala sa tao. Sa katunayan, ang mga tao can help sa ibang tao. Tama ba? Can help. Sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng karunungan, can help. Also, kayaman, knowledge, can help. Pero, kahit walang sinuman can save lost souls, cannot keep kaligtasan, cannot give buhay ang mga tao, ang lahat ng tao. Yeah. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Yeah. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay limited. Tama ba? Yeah. Cannot help para sa mga tao upang iligtas. Yeah, hindi. Pero ang Panginoon, ang Diyos ay buhay. Kaya mari niya ibigay ang buhay para sa mahinang tao. Kaya we can trust in the Lord dahil ang Panginoon ay buhay. Pero ang mga tao ay matakos sa tao. Tama ba? Halimbawa, policeman. Kung may policeman, matakot ba kayo o hindi matakot? Depende. Kung may violation, sigurado matakot. Tama ba? Policeman. Sa katunayan, politician and ang mga tao na may high position, matalinong tao, and kung ano, ang mga tao ay matakot. Pero sinasabi ng Biblia, huwag po matakot
sa tao. Yeah, tao. Buksan po natin sa Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51, verse 12. Isaiah chapter 51, versículo 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako nga ang siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa namamatay na tao at sa anak ng tao na ginawang parang damo? Namamatay na tao. Sinasabi ng Biblia, only ang Panginoon can comfort. Yeah. Only Panginoon can comfort 따오. 그러니까 신하사비 낭 비브리아. 아코아 앙샹 우말리우사 인요. 우말리우사 인요. 신옥가나 나타타코사 나마마타이나 따오 아낭낭 따오나 기나왕 파랑 다모. 파랑 다모. 앙 따오와이 뚫라드낭 다모. 어? 다모. 예. 앙 나낭 따와이 마마마타이 엔 월랑 깝방야리안 우빵 일리타스 악마가 따오 물라사 임페르노 엔 올소 힌디 마리 에 닐라 에 이비가이 앙 부하이 사 따오 까야 시나사비 에 시나비 낭빵이노온 사 마테오 챕터 10 베르시클로 28 후앙민용 까따꾸딴 악마가 뿜아빠따이낭 까따완 무니 힌디 나크까빠따이낭 깔룰루아 꾼디 까따꾸딴 니뇨 샹 마카까 북사 낭 깔룰루아 낭 까따완사 임페르노 악마가 따오 can kill another people 빼로 힌디 뿌에데 삐나따이 ang kaluluwa tamo ba? Opo. Yeah. Kaya huwag po batakot yeah, tao. Mga Kaikan chapter 29 versículo 25 ang takot sa tao ay naglalaktak ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay malilitas. Sa Kaikan chapter 29, versículo 25. Ang takko sa tao ay naglalaktak ng bitak. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay malilitas. Eh. Naranasan ko, dati, isang pamilya may persecution sa amin. Dahil, e kami ay naligtas and siya ay hindi naligtas and he drank and may persecution sa mga pamilya na naligtas. At tayo sa pamamagitan ng malaking kahoy gusto niya pinatay patay pero sa loob ng kwarto, we lock a door and even though he tried to break pintuan, God protected. Yeah, kaya tayo ay naligtas mula sa persecution and mahirap situation. My experience. Sigurado. Yeah. Kaya pagkatapos na ito, when we visit his house, we meditate and we held this verse. Kaya God protected us. Naunyo ba? Dahil may pangako and nilalaman, ang takot sa tao ay naglalaktak ng bitag, muni ang nagtitiwala sa Panginoon ay malilitas.
maliligtas. Kaya brothers and sisters, kayo ay naging mga anak ng Diyos, kaya kahit encounter mahirap situation and persecution, dahil kay Kristo huwagpo kayong mag-aralla. Sigurado, alam ng Diyos, God will protect mula sa dangerous or mahirap situation. And also, huwagpo, ilagay ang pag-asa sa bagay na walang kabulwa. Walang kabulwa. Sinasabi ng Biblia sa mga Awit chapter 39, versikulo 6. Tunay na ang tao ay lumalakad na kaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Dito, tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Maraming tao ay focus sa bagay ng sanlibutan. And sa mga bagay na walang kabuluhan. Halimbawa, Diyos Diyosan. Meron bang halaga o walang halaga po? Wala po. Walang halaga. Ne? Pero maraming tao gusto nila magtanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng Diyos Diyosan. Diyos Diyosan. Tama ba? Pero walang kabuluhan ang lahat ng Diyos Diyosan. Buksan po natin sa mga Awit chapter 115. Mga Awit chapter 115 verses 4 hanggang 9. 봐봐서인 꽃보. 앙 kanilang mga diyos-diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. O Israel, sa Panginoon ay magtiwala ka. Kanilang saklolo at kanilang kalasag siya. Meron bang halaga ang Diyos Diyosan? Wala po. Dito. Tingnan po natin sa versikulo 4. Ang kanilang mga Diyos Diyosan ay pilak at ginto, kaya ng mga kamay ng mga tao. Yeah. Paano ginawa ng Diyos Diyosan? Paano? Sa pamamagitan ng ginto, pila, kahoy, bakal, tama ba? Yeah. Kaya sa versikulo 5, sila'y may mga bibig. Yeah. Ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Versikulo 8, yeah. Ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng natitiwala sa kanila. Yeah. Walang halaga ang lahat ng Diyos Diyosan, pero
hindi nang maraming tao e nalaman tungkol sa Diyoso Diyosan ang lahandang image na ginawa ng tao Diyoso Diyosan. Yeah, walang halaga. Walang halaga. Kung Shilla'y upang maging Diyoso, ano ang kailangan? Tungkol sa future things, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Dapat niya alam, pero hindi niya alam. And also, cannot give blessing and cursing ang lahat ng Diyoso Diyosan. Tama ba? Kaya sinasabi ng Biblia, Jeremiah chapter 10, versículo 5, Jeremiah chapter 10, versículo 5, Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ay gaya ng mga panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila'y hindi makakagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti. Yeah. Walang halaga ang lahat ng Diyoso Diyosan dahil sa huling bahagi, sila'y hindi makakagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti. Yeah. Upang maging Diyoso, kailangan ng kapangyarihan and siya ay tapat maging tagapagalika pero yung Diyoso Diyosan walang halaga and also sila'y hindi magagawa ng masama di wala ring magagawang mabuti. Yeah. Kaya huwag po magtiwala sa Diyoso Diyosan. Kung ngayon yayon, yeah, brothers and sisters, dumadalo ba kayo sa fiesta? Yeah? Ito ay hindi may problema dahil may Diyoso Diyosan. Tama ba? Yeah. And kahit walang Diyoso Diyosan sa inyong bahay, yes, sa inyong bahay, meron bang Diyoso Diyosan? Wala po? Yeah? Wala po? Hindi ko naman justo eh, masagay. Meron ba o wala po? Yeah. Kung may Diyoso Diyosan sa iyong bahay, yeah. Kung ngayon, paki-remove and break. Naunya ba? Break and throughout. Walang kapangyarihan. Only Panginoon may kapangyarihan and can help us. Kung ngayon, kahit walang Diyoso Diyosan sa ating bahay, yayon, ano ang magiging Diyoso Diyosan? Halimbawa, smartphone. Tama ba? And game. Yeah, dito, may kabataan. Game also ay maaaring maging Diyoso Diyosan. And kung kayo ay focus sa drama, araw-araw kung hindi nanonood ng drama, mahina kayo at may sakit, kung ano ito ay also magiging Diyoso Diyosan. Yung interesting drama, film also can be Diyoso Diyosan. And yayon, may malaking Diyoso Diyosan, ito ay ano po? Pera. Pera. Pera also Diyoso Diyosan. Kung kayo ay focus sa pera, ito ay magiging Diyoso Diyosan.
Kung walang pera, tayo ay hindi pwede mabuhay. Importante. Pero kung tayo ay focus sa pera and nagtitiwala sa pera, kung ganon, ito ay may problema. Kung ganon, ang pera ay magiging Diyos-Diyosan natin. And also, kung gusto mo ang tao kaysa Panginoon, kung ganon, tao ay also magiging Diyos-Diyosan para sa iyo. Naunyo mo ba? Kaya, first Joseph, tama ba? First Joseph sa ating buhay. Ito, proper attitude, proper puso bilang mga Kristiyano. Kaya unang Samuel chapter 12, versikulo 21, huwag kayong bumaling sa paksunod sa mga bagay na walang kabuluhan na hindi magbibigay ng pakinabang o makapag liligtas sapagkat ang mga iyon ay walang kabuluhan. Ang lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Kaya, kaya sinasabi ng Biblia, huwag kayong bumaling sa paksunod sa mga bagay na walang kabuluhan. And also, may mga bagay na walang kabuluhan. Ano po? Ang mga message, sermon, mula sa peking pastoro, maling pastor, peking pastoro and priest. Kung sila'y hindi naligtas, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kung ganon, kahit kanilang message ay maganda, walang buhay. Naunyo po ba? Kung ngayon, ito ay also ang bagay na walang kabuluhan. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23, versículo 16. Jeremiah chapter 23, versículo 16, 1-6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Mahukbo, huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo na kayo'y pinupuno ng mga walang kabuluhang pag-asa. Sila'y nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Dito, may message tungkol sa maling message. Kung sila'y deliver sermon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero kung sila'y hindi naligtas, kung anon, walang kabuluhan kahit ang kanilang message ay maganda. Dami ba? Walang kapangyarihan, walang halaga sa harapan ng Panginoon. Dahil kay sila'y pastor and priest, kung walang buhay sila, kung ngayon, they cannot help and they cannot teach how to be saved, how to get 부하이. 그야 왈랑 까불루안 신하사비낭 비브리아. And also 후학보 막디왈라사 까야만한 까야만한 신하사비낭 비브리아. 바발릭사 망아 아위 챕터 39 베르시클로 6 베르시클로 6 tunay na ang tao ay lumalakad na kaya ng anino. Tunay na sila'y nakakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nabubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Dito sa huling bahagi may nilalaman tungkol sa
kayamanan. Ang tao ay nagbubunton. Ano? Pera. Bubunton. Sa banko, sa bankbook. Bubunton. Nagbubunton. Pero, brothers and sisters, alaman ninyo, may pakpak wing sa pera? Alam mo ninyo? Opo. Pakpak. May pakpak. Kaya ayon sa inyong plano N20, hindi pwede upang magtipon ng pera. Naunyo ba? Dahil sa karamdaman, dahil sa operasyon, dahil sa mga aksidante, dahil sa mga problema ang mga magulang o mga anak. Kung gayon, ang mga pera kahit ang maraming pera, may pakpak kaya fly sa hospital o sa aksidente o sa ibang tao, may pakpak, fly. Kung ngayon, mawawala. Nandiyan mo? Opo. Tayo ay naligtas, ibig sabihin, ang nahan ng tao ay naging sa kanya. Kaya, Jesus Christ ay naging Panginoon, owner. Kaninong owner? Natin, tama ba? Kung ngayon, ang nanang bagay ay sa kanya. Pero, kung hindi ninyo alam kung ngayon, you cannot manage pera properly. Kung walang pera, tayo ay mamamatay, physically also, hindi pwede mabuhay. Pero, tungkol sa pera, dapat natin alam. Paano manage? Naunyo ba? Ito ay method upang evangelize para sa ating Christian life. Kailangan pera, pero ito ay hindi una. Naunyo ba? Kung ang pera ay una, kung ano, ito ay also magiging Diyos-Diyosa. Halimbawa sa Biblia, may isang tao, siya ay naligtas, siya ay naging matuwid, pero siya ay focus sa sanlibutan at pera. Sino po? May halimbawa. L-O-T. Sino po? Si Lot. Kasama ni Abraham, pumasok sa Ehito, and kinuha nila ang maraming kayamanan, wealth. And si Lot, may problema. Kahit kinuha niya maraming pera, kung siya ay nabuhay para sa Panginoon, kung ngayon, no problem. Tanging pera ay hindi kasalanan, tama ba? Pero, ang kanyang puso ay focus sa sanlibutan at pera. Kaya, alam ni Abraham, kaya, suggestion. Let's separate and choose by choice. 북산보 나딘 사, Genesis chapter 13. 제너시 챕터 13, 1-3, 베레시클로 9, 한강 11. 바바사인 고포. 디바 나사 하라판 모 앙 부옹 루파인, 후미왈라이 카 사 아킨. 카팍 키누하 모 앙 나사 칼리와, 아코 아이 푸푼타 사 카난. 오 카팍 키누하 모 앙 나사 카난, 아코 아이 푸푼타 사 칼리와. 이닐리봇 니 롯 앙 카냥 파닝인. At natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto, sa gawi ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya't pinilit ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay.
Tingnan po natin sa versikulo 9. Diba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin kapag kinuha mo ang nasa kaliwa. Ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Bakit po may suggestion mula kay Abraham? Yeah. Alam ni Abraham yung puso ni Lot. Yeah. Already. Yeah. Kaya may suggestion. Anong suggestion? Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Ito ay, yeah, let's separate. Dahil sa kayamanan, may complete ang mga alipin. Alipin, yeah? Alipin natin, sinabi niya. Yeah? May problema. Ang kayamanan ay kailangan, eh, para sa ating buhay. Pero dahil sa kayamanan, may problema. And alam ni Abraham tungkol kay Lot ang kanyang puso. Kaya, eh, let's separate. Eh. Pero, eh, si Lot chose magandang lupain, maraming tubig. Sa kanyang mata, ito ay maganda. Kaya he chose. Hindi spiritually, physically he chose. Kaya finally, siya and kanyang family ay pumasok sa Sodoma Gomora and nawasak ang Sodoma Gomora sa pamamagitan ng aspre mula sa langit. Yeah. Kaya kanyang asawa ay naging ano? Pillar ng asin. Yeah. Namatay, ibig sabihin. Tama ba? And ano, mga anak ng anak ni Lot. Ang mga asawa ng anak ng babae niya, eh? Namatay sa Sodoma Gomora. And kay sila'y lumabas mula sa Sodoma Gomora, may may sorrowful bagay. Ito, pagkipo, dahil sa maraming pera, may problema. Dahil sa maraming pera. Kaya sinasabi ng Biblia sa mga awi chapter 62 versikulo 10, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Yeah. Brothers and sisters, yeah. Gusto po ba ninyo pera? Gusto? Ayaw? Gusto, yeah. Dahil may katawan naman, kaya gusto. Pero, ano ang problema? Ilagak doon sa ating puso. Ito may problema. Yeah. Don't break. Nandiyan mo ba? Kailangan ng pera, pero kung ang ating puso ay focus sa pera, ito ay may problema. Kaya sinasabi ng Biblia, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Yeah. Kung ano, kung kayo ay magtitiwala sa kayamanan, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Yeah? Kayo ay maring successful o hindi successful? Hindi. Yeah. Kaya sinasabi ng Biblia, mga kaikan chapter 11 versikulo 28, siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Yeah?
Ano ang mangyayari? Mabubuhay. Success wa fail? Fail. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuhay. Mabubuhay. Sa katunayan, bilang Kristiyano, kailangan ng pera pero kung tayo ay focus sa kayamanan patuloy, kung ganon, ayaw ng ayaw. Ayaw. Ayaw ang fellowship. Tama ba? Pag-ibo. Dapat nila kinuha ng maraming pera. Tama ba? Kaya ayaw ng fellowship. Kaya hindi dumadalo sa fellowship. Then, ayaw nila mag-sakripisyo para sa ebanghelyo. Evangelize. Ayaw nila. Pag-ibo. Very busy. Pag-ibo. Upang kinuha ang maraming pera. Kaya sobrang busy. Walang oras upang mag-sakripisyo sa ang mga kawa ng Panginoon. Ayaw nila. Kaya kung may puso sa kayamanan naman, hindi sa Panginoon, kung ngayon, walang sinuman help isang taway malitas. Buksan po natin sa mga awit chapter 49, versikulo 6 hanggang 8. Mga awit chapter 49, versikulo 6 hanggang 8. 6 hanggang 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan. Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid ni ibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay. Sapagkat ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal at dapat siyang huminto magpakailanman. Yeah. Kung ang mga Kristiyano ay nagtitiwala sa kayamanan naman, kung ganon, he cannot help para sa mahalagang kaluluwa upang maligtas. Tingnan po natin sa versikulo 7, tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid ni ibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay. Bakit po? Sa versikulo 8, ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal. Mahal. Alam niyo ba? Kaya sa pamagitan ng maraming pera, kahit 100 million pesos, hindi pwede isang kaluluwa ay maliligtas. Alam niyo ba? Hindi pwede. Bakit po? Dito, sa versikulo 8, ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal. Mahal. Hindi pwede sa pamagitan ng pera. Ibig sabihin, sa Pilipinas, sino ang pinaka mayamang tao? SMO no? Henry C. Hindi ko alam. Pero, halimbawa, SMO no? Maraming pera daw, SMO no? Kung ngayon, he can save isang tao, isang kaluluwa? Sa pamamagitan ng lahat ng SM department, hindi pwede upang iligtas ang isang kaluluwa. Tama ba? Hindi pwede. Pero, ikaw, ako, we can help para sa mahalagang kaluluwa upang iligtas. Kung ngayon, SM owner and ikaw, sino ang mas mahalaga? Ikaw. Ikaw ay mas mahalaga kaysa SM owner. Kaya huwag po kayong makarala. Kahit yayon mahirap. Kaya bilang Kristiyano, dapat alam natin, we cannot solve dalawang bagay lahat. Naunyo ba? Kayamanan at ang Diyos, hindi pwede magliling kod. Naunyo ba? Magliling kod. Lahat
달라왕, 달라와, 달라와, 라핫, we cannot solve. 나오죠, 뭐? 예. 이사, 이사, we need to choose. 앙까야만한 오아 조스. 앙따오 오아 조스. We should choose. 나오냐, 뭐? 예. 끝가론, 브라더젠 시터스. 예. 시노, 아노, 구스토반 인요, 빌리? 빌리? 빌린? 빌린? 예? 아노, 아노, 뽀. 빼라, 오아빵이논. 따오, 오아빵이논. 예. 따마뽀, 예, 따마뽀. 예. 끈가연 시구라도, 앙빵이논 아이 까사마나딘. 예. 앙아띵 부하이 아이 마기깅 비야야 앗 예 마이롱 빠그빠빨라 사하라판 낭빠이노온 꿍가론 예 사바방이 떤낭 예 까야만한 꿍마이 예 까야만한 빠노 빠노 답빠닌요 막유스 응? 꿍마이 까야마나 꿍 월랑 까야마나 힌디부에 대해 담아보 때로 꿍마이 까야마나 예? How should you use 앙망아 예? 까, 아, 앙 예? 까야마나 까야마나 디도 사 가이칸 챕터 3 베르시클로 9 빠랑 알람보 앙빵이논 물라사 이용 까야마난 앗 낭망아 우낭 붕아낭 라함몽 아니 예, 디도 마이 말랑은 일랄라만 We are serving Lord 사방에 있던 낭 아띵 망아 바가이 At the time 예, 안왕 예, 말랑은 바가이 융 부소 궁가론 궁마이 부소 사방이논 물라사 인컴 We can serve We can 아노 serve the Lord first. 디도 my priority, my priority. 사 훌링 바하기 사 가이가 chapter 3 verse 9. 빠랑 알람모 앙 빵이노온 물라 빵이노온 낭망아 우낭 붕아낭 라함몽 아니 나오냐고 예 가일랑한 낭 priority. 다일 my 부소 사 빵이노온 나오냐고 예, and also 신하사비당 비브리아 빠랑알람모 앙빵이노온 물라사 이용 까야마나 바기보 앙라한낭 까야마난 아이 나깅 싹깐냐 예, at the time God will manage 앙아띵 까야마나 꿈가요 no problem 따마와 we can have a Christian life 예, no problem 빠라사 아띵 크리스천 나임 노 프로블럼 빼로 꿈 구스도 나띵 이 매니지 앙까야만한 나띵 꿈가로 예 without guidance and help 낭빵이논 꿈가요 아야오 낭빵이논 예이 매니지 예이 let you manage 예 and God will wait 한강사 막 월라사 빵이노 온 융 예 매니지먼 나온 적 보아 이도아이 융 예 까바야 안 앗 예 깔로반낭 듀스 앤 올소 꿍바이 까야만 예 how should we use 빠라사 빵이노 온 앤 빠라사 에방헬료 빠라사 안오포 꿍바이 망아 까바디 나 소브랑 마이라 꿍가론 we need to help 나오냐 보아 예 메론방 까야 까야마나 메론 메론포 꿍가연 바퀴 유스 빠라사 에 망아카파티드나 마이랍 네 이도 올소 예 마간다 사하라판 낭빵이네 빼로 마라민 크리스찬와이 힌디 마야만 예 마이랍 예 꿍가연 이또아이 에 순파 사라반 낭빠이노 힌디포 네 힌디포 사산니부탄 마라밍 따와이 마야마 따마와 예 사산니부탄 예 까피바이
mas rich kaysa inyo, tama ba? Oh? Kung kayo ano ang nangyayari eh, sa kanila? Kay sila'y hindi nalitas. Bakit po sila'y mayaman at sila'y may maraming pera? Bakit po? Tayo ay nalitas, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Pero tayo ay mahirap. Pero ang mga tao na hindi nalitas ay mas rich kaysa natin. Kung ngayon, bakit po? Buksan po natin sa Job chapter 21. Job chapter 21, versículo 7. Job chapter 21, versículo 7. 7 to 13. Babasahin ko po. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila. Ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay. Ang kanilang baka ay hindi nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Tito, may sagot. Bakit po ang maraming tao na hindi nalitas ay mayaman and araw-araw may party kasama ng masarap pagkain and sila'y nabubuhay sa magandang bahay and ang kanilang mano, baboy, karabaw ay ano? Prosperous. Tama ba? Bakit po ito ay nangyayari? Kay sila'y masamang tao, sila'y hindi nalitas. Bakit po? Walang puso sa Panginoon. Walang Diyos, walang puso sa kaligtasan, bagay na walang hanggan, kaya alam ng Diyos, kaya ang Diyos allow sa mundong nga ito, sila'y prosperous, rich, God allows. Alam ng Diyos, ang puso nila. Kaya, sa versiklo 13, ano ang mangyayari? Pasahin po natin sabay-sabay. Versiklo 13, 3, 2, 1. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Suddenly, sila'y pupunta sa saan po? Sa langit o impyerno? Impyerno. Alam ng Diyos. Walang interest, walang puso sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Kaya God allows. God allows. Halimbawa, mayroong party. Christmas party. Are you planning Christmas party? Kung may party, kung ngayon, sa iyong bahay, may baboy. And mayroong party. Kung ngayon, sa araw ng party, ito ay mamatay, tama ba? Ang isang baboy. Tama ba? Para sa pagkain. Para sa, lechon? Lechon or, baboy sinigang, and maraming uri ng ulam. Pwede, Kung ngayon, paano gusto ninyo breed? Hindi feed or feed? Maraming pagkain feed. Naunyo ba? Kung ngayon, ang baboy ay magiging fat. Kung ngayon, maraming karne. Tama ba? Kung ngayon, masama ang tao. Tulad nito,
Ang mga tao na hindi naligtas sa harapan ng Panginoon, sila'y rich. Naunin mo ha? Pero sila'y pupunta sa imperno. Mamamatay, mayroong kamatayan. Ilang uri ng kamatayan, dalawang uri ng kamatayan. Physical na kamatayan and ikalawang kamatayan. Alam ng Diyos. Kaya God allows. Buksan po natin sa Unang Timoteo chapter 6 versikulo 17. Unang Timoteo. Unang Timoteo chapter 6 versikulo 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dito may nilalaman, request mula kay Apostol Pablo kay Young Pastor Timoteo. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. May request mula kay Apostol Pablo. Para sa mayamang tao, sila arrogant and huwa magtiwala sa kayamanan. May request message. Kung ano, bilang mga anak ng Diyos, saan po kailangan ng pag-asa? Sinasabi ng Biblia sa mga Awit chapter 39 versikulo 7, ano po? Ang ating pag-asa ay nasa iyo. Nasa Panginoon. Ito ay pinakamahalaga. Kung ano, sa pamamagitan ng pag-asa sa Panginoon, ano ang benefits we can get? First, kahit tayo ay encounter mayra bagay, we can get up again. Buksan po natin sa mga Kaikan chapter 24. Mga Kaikan chapter 24 versikulo 16. Mga Kaikan chapter 24 versikulo 16:1-6. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Sa ating buhay may pagsubok and mahirap bagay. We can encounter mahirap pagsubok, pero kahit we will fall down 7 times, we can get up. Ito ay yung character ng Kristiyano. Bakit po? Dahil may pag-asa. Alaman ninyo? Otogi? By toy and let us fall ito pero get up. Do you know? May toy. May toy. Tulang toy na ito. Kristiyano, kahit tayo ay
홀다운 달사 마이라 바가이 네 서든이 이상 파밀리아이 남아다이 네 마이 파이낸셜 프로블럼 마이 칸셀 앤 바라밍 마이라 바가이 위 캔 어카 인카운 빼로 위 캔 겟업 바기보 마이 칼로완 나옹조스 마이 박 아사 따요 까야 위 캔 겟업 어게인 까야 신화사비낭 비브리아 앙 마뚜이드 아이 마카피똥 나부부알 아트 부마방온나 나만 우니 앙 마사마 아이 나부부알사 빠마마기딴낭 까사 꾸나안 예 크리스천어 마이 예 캐릭터 앤 따요아이 마리 파티페이사 망아 가와낭빵이노 온 앤 위켄 오베이 살리타낭 조스 앤 따요아이 예 마카이바 까사마낭 마사망 따오 이또아이 크리스천어 바기보 마이 빡 아사 북산보나티사 망아 아윗 챕터 78 망아 아위 챕터 78 베르시클로 7 78 망아 아위 챕터 78 베르시클로 7 바사인보나티 사바사바이 3, 2, 1 upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sampo? Sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos. Brothers and sisters, alam ba ninyo, alam po ba ninyo ang mga gawa ng Diyos? Eh? Maraming activities sa ating church, tama ba? Eh, mayroong, ano? Next week, ano? New Year Retreat 2024. And Bible Seminar, and Fellowship, Yeah. Maraming activities sa ating church. Ito ay ang mga gawa ng Diyos. Yeah. Nakalimutan po ba kayo o remember? Remember. Remember? Bakit po? May pag-asa. May pag-asa. Kaya, may pag-asa sa Diyos. Kaya sa mga gawa ng Diyos, hindi nakakalimutan tayo. We remember. And we participate. Today, Hanggang Bukas mayroong pre-registration para sa New Year Retreat. Brothers and sisters, pre-registration? Hindi po. Kung ngayon, Hanggang today, paki register para sa pre-registration. Naunyo ba? Dahil bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ang New Year Retreat ay mahalaga. Dahil sa pamamagitan ng New Year Retreat, we can review yayong taon and we can plan bagong taon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And sa pamamagitan ng fellowship kasama ng mahalagang brothers and sisters. Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito. And where will you live magpakailanman? Saan po mabubuhay magpakailanman? Sa langit o sa imperno? Sa langit. Kung kayo, dito also, kung may mga gawa ng Diyos, dapat tayo participate o ayaw participate? Participate. Siyempre. Tayo ay naging mga spiritual na kapatid and tayo ay mabubuhay sa langit mapakailanman. Kung ngayon, sa mga gawa ng Diyos, dapat tayo dumalo. Ito ay yung ebidensya tayo ay nalitas. Patuloy ayaw ang
activities ating church ang mga kawan ng Diyos, kung ngayon walang ebidensya, tayo ay nalitas. Tama ba? Eh, may ebidensya. Nalitas po ba kayo? Opo. Paano po? Sa pamamagitan ng kawan ng Diyos o sa pamamagitan ng pananampalataya? Pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Kung ngayon sigurado, may puso upang dumalo sa mga kawan ng Diyos. Tama ba? Yeah. Kahit tayo ay mahirap, yayon, may pag-asa. Kaya gusto natin dumalo sa mga kawan ng Diyos. And, yayon, perfecto ba kayo o hindi perfecto kayo? Hindi po. Hindi. Yeah. And minsan may na. Yeah. Kung ngayon, yayon, kayo ba ay tulad ng ginto o pato? Kinto? Oh, kinto? 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 Eh. Sa katunayan, tayo ay naging tulad ng kinto. Eh. Pero minsan, may na imperfecto. Kaya sa ating buhay, maraming bagay ay nangyayari. Tama ba? Minsan may kagalakan, minsan may sorrowful bagay. Pero may kalooban ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Dahil, God makes you para sa bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos. Buksan po natin sa Job chapter 23. Job chapter 23, versículo 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Yeah. Dito, may nilalaman tungkol sa atin. Nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Yayon, hindi pure gold. Yeah? Pero sa pamamagitan ng Christian life, sa pamamagitan ng maraming pagsubok, tayo ay magiging anong uri ng ginto? Yeah? 14K, 18K, or ano, pure gold? Pure gold. Yeah. Dalisay. Dalisay na ginto, tama ba? Yeah. Mas mahalaga, tama ba? Yeah. Mas mahalaga. Dahil kahit tayo ay nalitas, may weak point, may masamang, hindi magandang heavy, may, maruming bagay. Yeah. Kaya sa pamamagitan ng suffering, sa pamamagitan ng pagsubok, ang mga maruming bagay ay malilinis. Kung gano'n, tayo ay magiging dalisay na ginto. Naunya po? Kaya sa ating buhay, may mayroong bagay. Kaya, we can overcome dahil may pag-asa. Dahil may pag-asa. Yeah? Dahil tayo ay magiging dalisay na ginto. Then, may pag-asa, kaya kahit tayo ay mamamatay, hindi matako tayo. Buksan po natin sa mga Kaikan, chapter 14, versículo 32. Mga Kaikan, chapter 14, 1-4, versículo 32. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang masama ay ibinabagsak dahil sa kanyang gawang kasamaan. Ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Yeah. Tayo ay matuwid. Kaya sinasabi ng Biblia ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. May pag-asa kaya hindi matakot ang kamatayan. Nanyo po? Opo.
예, 까이 따위와이 마마바다이 따위와이 부분다 살랑이 마이빡 아사 마이빡 아사 예, 까야 아 빡기우사 네 일라가이 앙빡 아사 힌디사 망아 바가이나 산디부단 따오 사따오 사 까야만한 사 바가이나 월랑 까블루안 후악보 일라가이 일라가이 앙빡 아사 사 삼보 사빵이논 예 사빵이논 북산보 나딘사 훌링 베르시클로 이사야 이사야 챕터 40 베르시클로 31 이사야 챕터 40 베르시클로 31 이사야 챕터 40 40 베르시클로 31 바사이보 나딘 사바사바이 3, 2, 1 Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Brothers and sisters, when you walk tired, matakot o hindi matakot? Mapagod. Mapakot, oh, mapakot o hindi mapakot? Mapagod. Pagod, eh, pagod. Kaya mukhang pagod? Mukhang pagod? My Christian life, ito ay yung Christian life ay ano, long trip. Tama ba? Long trip. Kung ngayon minsan tayo ay matakot. Matakot. Pero, kung may pag-asa, hindi magiging matakot. Yeah? Kung may pag-asa. Kung may pag-asa. And kung may pag-asa, we can get kapangyarihan mula sa Panginoon. Tulad ng eagle. Kristiyano ay tulad ng eagle. Hindi sa baba, nabubuhay. Yeah? Sa taas, yeah? Tayo ay nabubuhay. Jerusalem ay located sa taas. Tama ba? Yeah? Ang langit ay located sa taas. Yung buhay ng Kristiyano ay nabubuhay para sa hindi baba sa taas. Naunyo ba? Yeah? Kaya tayo ay tulad ng haring ng ibon, eagle. Eagle. Yeah? Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito. Kahit mayrapagay, may pagasa. Yeah. Yayon 2023 할로스 마타타포스 브라더젠 시터스 마이빠가사 가야 바퀴플랜 사바방이던 낭 살리타낭 조스 사 뉴이어 리트리트 나오죠 가야 바퀴 리지스 투데이 예, 바타포스당 설먼 아연사 예, 인용 셀그룹 바퀴 리지스 마라미 살라마포 마나랑이 보다요 Panalata mabaginamang Diyos, maraming salamat po. Dahil may pag-asa upang makapasok sa langit and mayroong maraming kantimpala sa harapan ng Panginoon. Walang mayroong pagay sa langit magpakailanman. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Today, may Lord's Day sermon. Pagkatapos na ito, mayroong fellowship and practice para sa All Saints Fellowship. Pakiusap, samaan po ninyo ang mga brothers and sisters upang overcome mula sa mahirap situation sa sanibutan. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Yeah.